Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Lamang po ako sa pangalang Ellen. Natutuwa po ako every time na naririnig ko kayo. Natututo din po ako sa mga lessons na hatid ng Mahiwagang Burnay. I always look forward to listening every day. At ngayon, nais ko naman pong i-share ang love story naming mag-asawa. It all started nung third year high school kami, way back 1990. He was playing volleyball, tapos nakadungaw ako sa corridor ng school that afternoon. Ewan ko ba kung bakit pangatlong taon ko na sa school, pero noon ko lang siya nakita. O baka naman sa iba lang talaga nakatuon ang aking mga mata. Anyway, when I saw him, alam kong nagustuhan ko agad siya. I like the way he moved, yung porma niya, yung kulay niya, at ang chinito niyang mga mata. Ipinagtanong ko sa mga schoolmates ko kung sino siya. Nakilala ko naman at naging classmate ko pa siya sa isang subject ko. Pinilit kong matutong maglaro ng volleyball kahit takot ako sa bola. Lagi rin akong nakabuntot kapag may competition siya. Matapos ang ilang linggo kong pagpapapampam sa kanya, sa wakas ay na-power spike ko rin ang puso niya. Naging kami ni Jojo at naging steady ng halos isang taon. But when we were about to graduate noong fourth year, ay nagkahiwalay kami ni Jojo. Hindi na kami nagkikita and wala kaming naging closure. Naging malabo na talaga kung ano ang meron kami. As the years went by, change course na rin ako sa love life ko. Nagkaroon na ako ng ibang karelasyon. Pero isang beses, nagkita kami ng batchmate ko and close friend ko. Sa pag-uusap namin, nalaman ko na hinahanap daw ako ni Jojo. Nagbigay siya ng telephone number at if ever na makita raw ako, tawagan ko daw siya. Luma. 723-8899. Diba? Bigay mo yung phone number ko, sulat mo sa papel. Tapos bibilangin mo yun. Kulang ng isa, dapat 8 digits to. Nagbigay siya ng telephone number at if ever na makita raw ako, tawagan ko raw siya. Wala nang isip-isip. Kahit alanganin ng pwesto at may boyfriend ako noon, ay nireceive ko pa rin ang pagpaparamdam ni Jojo. Kinuha ko ang number niya at tinawagan ko siya. Hello, Jo. Si Ellen to. Naalala mo pa ba ako? Ang sabi ko sa telepono. Naalala ko yung mga phone card. Yun na usa, di ba? Wala na nun, no? Yung kailangan niyong phone card, kung hindi niyo po naabutan yun, kailangan niyo siyang i-ano, loadan. Oo. Para siyang beep card. Loadan mo siya. SIM. Housing ng SIM card ngayon. Kasi papasok mo dun sa ano. Dun ko na-imagine na gano'n. Tumawag si Ellen kasi lumang panahon. Wala na ako nakikita ng phone booth sa labas eh. Wala na. Doon, nasa labas yan lagi ng mga restroom, di ba? Sunod-sunod yung mga tatlo, apat. Okay, sa tapat ng mga convenience stores, yan.
at ika-17th year namin ay nagpakasal na kami sa simbahan. That's the time din na nag-umpisa na rin po akong maglingkod sa aming parokya. Apat na ngayon ang aming mga anak, dalawa po sa kanila mga professionals na. Nasa Kuwait naman si Jojo at 6 years nang naninilbihan bilang OFW. Natutunan ko na sa buhay may asawa, napaka-importante na matatag kayong dalawa. Pero kung dumating man ang pagsubok, mahalaga na may isa sa inyo ang mananatiling nakatindig at aalalay sa isa. Kailangang i-block ang anumang tukso, i-spike ang pride, at idig ang natitirang pag-asa. Gaya ng larong volleyball, nagtatagumpay sa huli ang pagsasamang hindi sumusuko at may pagkakaisa. Napatunayan ko rin that love always finds a way kahit gaano man katagal kayong maghiwalay ng taong nakalaan para sa'yo. Ako po si Ellen, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Hindi nalalayo sa edad natin to malamang. Oh, hindi ah! Hindi! Ay, oo. Oo, kasi ano, phone card. Uh-oh. Jojo pa yung pangalan. Oh, 94-95 ang mga hit song nun, yung mga One Sweet Day. Yan! Ito, Mariah Carey ka, partner! Yan, ganyan. Mga, yan. Boys to Men! Yan! Yan! Yan, di ba? Bongga yan! Alam mo, nakakatuwa. O nga, no, hindi ka layuan. Oo, hindi na. Anong year ka na-graduate ng high school, partner? 96. Mm. Ikaw? 97. Okay. Ikaw, uh-oh. Tanghenyo. Ang abutan na kanta ni Tanghenyo. 3 coins in a fountain. That dog in the window. Ow! Ow! Yan yung mga nabu. Huwag na nating tanongin. Wala nakaka-relate ng mga millennials. Sabi nila, yung tatlo nagkakaintindihan, no? Papuntayin nyo yung nanay nyo, panoodin nyo na FB Live, makaka-relate nanay nyo. Oh, di ba? So, 90s, di ba? Yes. Best era yan eh. Oo, best naman. Era yan. Isipin nyo po mga kabisyo, bago namin pag-usapan yung love story ni Ellen at ni Jojo. Tapos yung Ellen, di ba? Ang luma oh, din ang pangalan. 80s din yan. Oh, Ellen and Jojo, Ellen, yes. And Jojo, yes. Jolen. Oh, di ba? Oh, so, yung eksena ka nung 90s, best ano yan, best era ever yan. Correct. Diba, bago dumating yung cellphone, yan nga, phone card. Diba, may phone cards. Oo, transition from analog to digital. Correct. Nasaksihan namin lahat yan. Kaya tama. Ngayon, pag nagbanggit ka nga ng cassette tape, kanako. Walkman sa mga bata, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Eh tayo, nasaksihan natin lahat yan eh. Discman. MS Word to... Oo, correct. Yan. Yes. Tapos, truth. Tapos, ano yung 3.5 floppy disk. Yan. Tapos yung mga disket na iba't ibang kulay. Yan. Favorite to favorite ko yun. Bibili ako sa National Bookstore. Tapos, iba't ibang kulay. Yan, di ba? Hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yun. Yung USB tanging, na ngayon. Oo, ang tanging game sa computer, yun nahuhulog yung letra. Tapos pipindutin mo, nahuhulog na yung Y. Pindutin mo. Tapos pag level up nun, words na. Yan. Tapos itatype mo din. Naabutan namin yan. Sorry, millennials, cannot relate. Yan. Pero best era yun. Kasi kami yung nakasaksi. Di ba? Yun yung, correct. At saka yun yung panahon na kapag nagde-date, katulad ng date ni Ellen at Jojo, wala silang hawak na cellphone. Totoo yan. Pag nag-de-date sila, nag-uusap silang dalawa. Galing sa puso at correct. Isip lahat. Tama. Hindi ginugel, kinapipaste, sense sa kausap. Tama. Hindi ganon. Saka nag-uusap. Mm-hmm. Hindi po nagpipicture yung mga tao ng pagkain bago kumain. Tama. Diba kung magpipicture man, buo sila na magpipicture after o kaya during, ganyan. Tapos hindi pa sure kung madedevelop. Diba? Kasi pwedeng na-expose. Ganyan.
yan. Best era ever. Talaga. Totoo yan. At saka mas ramdam mo yung effort ng taong nanliligaw. Oo, kasi tingnan mo naman si Jojo, yeah. Diba? Siguro, gano'n nakagusot yung papel na may telephone number niya na pag nakita nyo naman si Ellen, pakisabi naman sa kanya, tawagan ako, diba? Totoo yan, mahirap matrace ang taong nawala sa buhay mo noong mga panahong yun. Online lang kasi. Oo. Correct. Tapos pag nagkikita, sasabihin lang, kita tayo sa puno ng mga... Oo, pero magkikita. Tama. Magkikita. Hindi. Ngayon, isang click mo lang, diba, lalabas sa lahat ng info eh. Ka-text mo na, hindi pa rin dumadating sa oras. Meron na ngang ways. Pwede mo nang ma-determine kung nasan talaga yung actual niyang location. Hindi pa rin dumadating sa oras. Bulok! Bulok yung ano, dekada ngayon. Woo! Wow, 90s! Proud team 90s. Diba? Proud na proud. Stationary na mabango, pocketbook, o. Oh. Diba? Daming relate, o. Oh. Ano? Mabuhay yung mga tito and tita. Diba? Ay, kasalangan natin ang mga 80s na songs. Ano yung mga, ano, ano yung mga natatandaan ninyo? May mga nababasa po ako dito sa Facebook Live, eh. Diba? So, ano, ligawan sa bahay, hindi sa cellphone. Yan. Totoo yan. Pupuntahan ka talaga sa bahay. Yung kabog ng dibdib mo matindi kasi mimit mo yung nanay. Oo, tatakas yung tatay mo naghahasa ng itak. Ganun. Diba, lalabas diba? Yung palakol, wala naman sisibakin. Best era ever. Pasensya na, Ellen at Jojo, hindi na namin napag-usapan yung love story nyo. Basta natuwa kami kasi kahit sa mo pagbalibalik na rin kung talagang kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Mm-hmm. Diba, talagang gagawa ang tadhana ng paraan. Diba, God will make that way and love will find its way. Diba? Correct. At yun yung nangyari sa inyong dalawa, Ellen and Jojo. And thank you for sharing your story. Mabalik tayo sa 90s. Nirap up na. Nirap up na yung kwento mo. Pag-usapan natin ang mga buhay ng tito at tita. Doon nagsimula yung mga boy bands na. Oh, correct. Diba? Ano ang paborito nyo kanta? Sasalang ko. Yun nga, mga Boys to Men. Ano? Spice Girls. Talaga mo sinikol ang Spice Girls. Baka tumayo sa upuan yan. Diba, ano ka ba? Dahil sa kwento mo, Jojo and Ellie, na-revive ang teenage life na teenage diba? Years namin. Tamagotchi. Dati ang laro lang Tamagotchi. Masaya na tayo. Di ba parang yun yung inaalaga natin pet? Sobrang lungkot ka pag hindi mo pinakain. Mamamatay. Oo. Yun yung, kung ngayon yung ML o Mobile Legends yung parang inaalagaan ng iba, noon yung Tamagotchi, inaalagaan namin yung ano, yung mga pet namin. Kapag hindi namin siya napapakain dati, namamatay din sila. May ganun. Tapos yung graphics niya, black and white. Oh, di ba? Masaya-masaya na kami noon. High-tech na nga sa atin yung snake sa cellphone dati. Di ba? Naglabasan yung mga ano, mga antenna na telepono. Tapos ang pinakang game lang noon, snake. Snake lang. Na black and white. Na black. Lahat, alam black. Mo, wow, cool na cool. High-tech na high-tech yung feeling eh. Tsaka yung cellphone na may acetate. Oh, isa pa yun. Oo. Natatandaan ko kasi picture namin ng jowa ko yun eh. Parang ipapa-acetate mo. Tapos yun yung magiging screensaver mo. Kasi yun yung nakalagay sa phone. Diba sa 5110? Pumunta pa ako ng Green Hills noon. Tapos picture namin. Diba ngayon kasi wallpaper is... Uh-huh. Diba? Oh. Wallpaper yun eh. Wallpaper noon. Acetate. Naabutan niyo po ba yung acetate? OMG. Tapos lahat ng tao addict sa brick game. Mayaman ka kapag naka-brick game. Brick game ka. Tsaka mga Nintendo family computer. Tama. Computer. Jologs talaga. Tama. Yung wired pa yung laro computer. Sa computer na pag naglaro ka ng Super Mario, pag tumalon, hilahin na mo yung computer. Pag hindi gumana, papagbag mo muna. Diba? Sabi ni Glenn Bailon, yung polo shirt na may baliktad na white t-shirt sa loob. Oh. Yan, yan, yan. Cellphone na may backlight. Natandaan niyo yung cellphone na may cool backlight. Cool ka na pag may nag-detect sa'yo, umiilaw. Oo, correct! Oh my God! Feeling mo mayaman ka, angat ka sa iba. Oh, di ba? Great era talaga ang 90s. Sobra talaga, promise. Daming nakarelate. Mm-mm. Yung cassette tape daw na may side A, side B. Correct! Di ba? Multiplex! Pag bumili yung mga tita nyo
niya ng multiplex na may mga kanta ng yung It Must Have Been Love. Apat yun! Diba? Mm. Saya-saya ka na nun. Correct. Nakakamiss ang... Ace of Base partner. Oh. Ayan, I saw the sign. Oh. Yan. Tapos, memorize natin lahat ng mga kanta ay ng laro sa family computer. B-Wings, Galaga, oh, ano pa Battle ba yun? City. Battle City yun! Digdag! Yan. Patok yun. Patok na patok. Diba? Tsaka Walkman. Ayun. Isipin mo dati naka-Walkman yung mga tao. Tapos nakita natin yung ano. Sasayaw yung na yan. Transition. Pag napakigil mo yan, napapaindak. Kasi bestira talaga yan eh. Wala na yung love story. Kinalimutan si Jojo at Ellen. Nirevive mo yung kabataan namin. Di tuloy namin napigilan. Correct. O tama si Boy Pindot, MTV at Channel V lang ang makikitaan ng music video. Tama. Diba wala pang YouTube? Wala pang nag-aaway-aaway dahil sa YouTube? Wala pang basher. Totoo. Matahimik ang buhay natin. Yun yung masarap. Walang basher. Kalaban mo lang mga chismosang kapitbahay. Pag galit sila, sasampaling ka na lang. Diretso. Hindi na magpaparinig sa Facebook. Oo, hindi ka ibibidyo. Correct. Diba? Kahit manampal ka ng kapitbahay, manapak ka ng kalaro mo. Walang makakaalam. Yung mga nakakita lang. Kasi hindi naka-video, di ba? Yun din ang kagandahan mga kabisyo ng panahon na yan. Kasi kaming tatlo, madami talaga kaming mga walwal moments. Pero dahil walang ebidensya, it did not happen. Ay, nako. Banggit niya na year 94-95, walwal days. Oo. Diba? Nung sa mga iba, nakaka-lurk eh. Kanya yung combination ng lime juice, tsaka yung... Yan, oo. Oo. Correct. Cool na cool ka sa mga kaibigan mo nun eh, pag no? Pag napagdikit mo yung ano, yung... Oh, tama, yung bunganga sa bunganga. Tapos iikot siya, iikot, mayabang ka nun. Kapag ka na... Tsaka yun, tayo nag-umpisa ng Jim Pomelo, diba? Kaya, Jinpong yun eh. Siyempre, tipitipiran lang nun eh. Mahal ang pulutan. Correct. Mahal ang chaser. Diba? Grabe naman kayo sa TV na black and white. Over naman yun. Hindi po naman. Nabutan naman po namin color. Yung laki-laki ng likod. Diba? Ang laki-laki. Who would have thought na ang mga TV sasabit na ngayon, diba? Na meron na silang sariling... Dati may sariling aparador yun eh. Correct. Bubuksan lang kapag ka oras na ng pagnood ng TV. Oo. Diba? Tama. Tapos lahat na mga lalaki, ano, nakakimpi na hair. Kimpi de Leon, diba? Oh. Best era ever. Oh, naglabasa na po. Ang dami pong, ang dami nagre-relate sa FB Live. Oo. OMG, sabi ni G. Keyson, Tia Marias, OMG, yan talaga yung gimmick ang dati. Nako. Kalimutan yung watering hole. Huwag natin kakalimutan niya. Ang saya-saya naman. Hindi na ubusan yung mga tao na sinasabi. Ako rin, parang yung sila sa comment eh. No? Ako rin, may sasabihin din ako. Oh, di ba? Kasagsagan ng ano, ng bubble gang. Selinega. Umpisa nun, yung ano, chicken dance. Di ba? Di ba, tropang trumpo eh. Oy, mga pinapanood natin nun eh. Huwag mo kakalimutan, street life. Nakaw, pinupuntahan talaga yan, street life. Tapos ano yun nasa Ortigas? Ano yun? Limits Disco. Limits? Tama, Limits. Tapos ang laki-laki. Sa likod ng Mega Mall yun natin. Tama. Totoo yan. Ako. Sure ka pag nagdi-disco ka doon. Saka galing, nagdisco kami. Oh. Wow, disco. Wow, disco. Ngayon, iba pag mayaman ng term ka, pag mayaman ka sa labas ng San Lorenzo Village, Mars, yan. Yeah. Oh, pang mayaman. Iba na yung term nila ngayon dati sa ating disco. Ngayon, party. Party, yan. Ganun. Disco. Uy, nakapandisco ka. Get up the Japorms at Japorms, magdi-disco ka, no? Kasagsagan ng swab yun. Yan! Totoo! Kasagsagan ng swab. Yung oily-oily ng buhok kasi nakaswab. Diba? Oh, so, mabuhay mga titos and titas. Thank you, Ellen and Jojo. Yan. Dahil sa storya po ninyo, inanumbalik po ang mga titos and titas of Manila. Nabuhay. Nabuhay. Ang daming, bumata. Ang daming naaalala. Sabi nila, grabe. Ayan, lumabas na amang matatanda.
Baka matanda naman kayo sa amin, hindi pa naman. May sabi niyo, ang baduy. Ang baduy daw natin, ang tatanda. Wag na kayo, ingit lang kayo. Sabi daw nila, ano mga halata daw tayo ng mga wala na daw sa kalendaryo edad namin. Eh, ano ngayon? Tatanda din kayo! At least, hindi nyo na-experience namin. Yung na-experience nyo, na-experience namin. Correct! O, diba? Ano ngayon yung batch nyo? Hindi nyo naabutan yung mga naabutan namin. Pero yung mga naabutan nyo ngayon, kaya din namin. O, ano, ha? Hindi nyo naabutan yung lower-low? Oo! Alam ko, sasayaw na yan. Hindi nyo naabutan yun! Grabe kayo, ha? Wala kayo, eh. Wala yung mga batch ngayon sa batch namin. Tama na, partner. Pipigilan na ng pot ko, eh. Hindi ba pigilan? Napapaindak na talaga, eh. Gusto tapusin, pero ayaw pa. OT na tayo, OT na tayo. Ano ba yan? Nakakainis na, ha? Tama na, ayoko na. Ay, nako. Nakakaloka. Oh, sabi ni Crispa T-shirt. Crispa. Ang mga T-shirt noon, Crispa. Toyota Crispa kasi kasagsagan daw. Correct. Hay nako. Street Boys. Street Boys, UMD, sila yan. Ay nako, ang sarap po talaga. At totoo yun, eh. Less worries. Kaya mas madaming bata na binubuo kasi mas madaling magbuo ng pamilya noon. Anyways, Ellen and Jojo, thank you for reminding us of the 90s. At kung ikaw gusto mo rin mag-share ng kwento sa amin, pwedeng-pwede email us mahiwagangburnaystory@gmail.com. We wish we could talk about this more. Maybe in the next, ano? In the isayaw next, mo pa yan. In the next, ano ba yan? Nakakainis na, ha? Nakakaya mo. Pahabol pa ni Radio La Cruz ng Love Radio Roa City, yung pager pa daw natin. Pager! Ay, nako. Grabe. Mas masaya talaga dati. At higit sa lahat, wala talagang bashers. Oh, yun ang there was more love than hate. Correct. Mm-mm. Totoo yan. Benetton, kausuhan niya ng Benetton. Yeah. Diba, yun yung pabango. Tama. Tsaka CK1. Oh, yeah. Angel's Breath. Angel's Breath, Angel's, iba't iba, Angel's Whisper, may mga yan. Oo, nangangamig ka sa klaso mo, naka Angel's Breath. Tama. Ay, may stationary na kirokirop, eh. Oo, diba? Salamat. Salamat for, bringing back the memories. Yan. Uy, pero luma na yan. 501 Haynes Packet Church. Palitan natin. Oo, luma ni Arico Mambo. Ano na to? Oh, Marcel Soriano to, eh. 90s tayo, partner. Diba? Oo nga, sabi ni Yasmin, dati diary, nagsusulat. Ngayon, my day. Diba? My day, IG stories, ganyan. Oh, naabutan namin yung diary, pero naabutan din namin yung IG stories. Oh, ano kayo? Mas konti yung kwento nyo. Oo, mas kami marami. Marami kaming kwento. Tingnan mo, overtime na kami, hindi pa kami tapos. Walang pakialam kung papagalitan ka mamaya. Oh, ganun kami. Ganun ka bongga yung dekada naming 90s, ha? Ano ngayon? exit na po kami, mga kabisyo. Totoo na to. Magsa-sound trip na lang po kami dito. Enjoy the rest of your day, mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatang na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng... Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila.
Thank God it's a Monday! Sana GBGB lang tayo ngayong araw na ito. Bawal ang nag-stress, bawal ang nabubugnot, bawal ang masama ang loob, bawal ang nega sa madaling salita. Bawal ang hate, love lang! Yes. At syempre ngayong araw na ito, huwag mong kakalimutan na magpasalamat sa napakaraming blessings. Alam mo, tumingin ka lang dyan sa loob ng bahay ninyo. Napakarami mong makikita na blessings eh. The fact na may bubong. Totoo! Diba? Na merong refrigerator. Na nag-almusal ka kanina. Corrected by may mesa. Tama! Diba? Nung paglabas mo ng bahay mo, meron kang isusuot na sapatos bago ka mag-commute. Diba? Na may pera ka pang commute. Diba? Diba? Na nakarating ka ng safe. Sobrang dami pong mga rason kung bakit dapat tayo maging thankful every day. Yung pagdilat na pagdilat pa lamang ng mata mo, Kabisyo, magpasalamat ka na kasi may nakikita ka. Tama, pa. Tama, totoo diba? Yan. Humihinga ka pa, pagising mo, alam mong panis ang laway mo, magpasalamat ka. Koreka. Diba? Napakarami po ng bagay na talagang dapat mong ipagpasalamat. At kapag na-realize mo na ang dami mo palang biyaya, magiging happy ang araw mo. Oo, correct. Magiging happy ka kasi hindi mo na kailangang maghangad ng so much more. Kasi yes, kung anong meron ka, kung ano nakikita mo, diba, eh na-appreciate mo, diba? Isipin mo na lang, guys, kung wala po tayong, naku, kung wala po tayong laway, paano po tayo kakain ng pulburon? Lagi tayong nauubo. Diba? Isipin mo kung wala kang laway, tapos paano ka kakain ng pulburon? At ang dami pa kinabang yan. Oh, diba? Paano diba? Kakain ng browas, uraro? Yung mga pagkain na yan, kailangan ng laway. Diba? Oh, yung the fact na meron kang laway, yes, diba? The fact na nagpo-function na maayos ang lahat ng body parts mo, it's something to be grateful for. Kasi may ibang mga tao, may ibang mga body parts na hindi nagpo-function ng tama. Tama. May mga tao po sa ospital ngayon na naghahangad na ma-extend ng ilang oras, ng ilang araw ang kanilang buhay. Pero talagang mahina na ang kanilang katawan. Mm-hmm. Eh ikaw, di ba masigla kang bumangon kanina, pero anong ginagawa mo? Nagreklamo ka sa buhay mo. Nagagalit. Wow. Huwag mo sayangin yung oras na ibibigay sa iyo ngayong araw na ito para magalit ka lamang, Kabisyo. Mm-hmm. Tandaan na maraming gustong humaba ang buhay. Eh ikaw, gising na gising ngayon. Correct. Tas dami ka reklamo. Di ba? Again, the key to happiness is to appreciate what you have. Yes. Diba? Magpasalamas. Makontento. Magpasalamat. Tama yun. Kailangan mo yun. Pag medyo stress ka, maraming lamig. Lamas-lamas din. Pag may time. Sa bagay, masaya kaya yun. Di ba? Nakaka-relax kaya yun. Oo naman. Pag maraming kang lamig, pasalamas ka. Ganon. Tapos magpaputok ka. Magpasalamat pala. Yun. Putokin ang lamig. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako matagal na pong panahon. Pero ngayon lang po ako naglakas ng loob na mag-message. Hihingi lang po sana ako ng advice kung anong effective na paraan para matuto po magsalita ng English ang baby ko at toddler, especially ang anak ko na 1 year old and 8 months. Natutuwa and na-inspire din po ako kay Princess kapag kinikwento po siya ni Miss Nicole magsalita. Ayoko po kasing lumaki ang anak ko na hirap mag-English gaya ko. Yung tipong iisipin o ika-construct mo pa yung sasabihin mo ng ilang segundo bago mo masabi. At alam ko pong makakatulong po yung bata pa lang, familiar na siya sa paglaki niya. Huwag niyo lang pong banggitin ang identity ko. Thank you po and God bless. Yan. Parang kami yan eh, no? Oh. Alam mo, pag ako pinagagalita ko si Princess, sasabihin ko sa kanya, and you know what? Tapos iniisip ko pa, ano nga English? Ano nga ba English yung susunod ko sasabihin? No! Kaya, stop! Oo, diba? Kaya minsan, talagang minamaster ko yung makuha siya sa tingin. Yung makuha siya sa tingin, o kaya meron akong facial expression na, na matatakot siya. Na feeling ko alam niya na eh. Kasi nung minsan sabi niya sa akin, you know what? Eh, sabi niya dun sa kaibigan niya, nagkakwentuhan sila. You know what my mommy looks like when she's mad? Uh-oh. Tapos, edi syempre, nakikinig ako. Tapos, tiningnan ko yung itsura ng anak ko. Ginaya niya yung mukha ko. Mukhang monster. Basta, ginaya niya yung mukha ko. So, ibig sabihin, gets niya na kapag ka, I give that face, ibig sabihin nun, galit ako. Kasi, kailangan ko ma-master yun kasi ang hirap eh. Yung ipoproseso mo in English. So, daanin nilang sa facial expression. Kailangan, dapat makuha ka sa tingin. Makuha sa facial expression. Tsaka yung mag-stutter ka, kunyari. Correct, diba? Nakaka-learn. Ang hirap kaya, yung gustong-gusto mong sabihin, lahat ng gusto mong sabihin, kaya lang kailangan mo pa siyang i-convert to English. Nakaka-stress. So, yun yung gusto ko sabihin sa iyo, mommy. Gusto mo ba talaga yan? Na magkaroon ka ng anak na Inglisero at Inglisera. Kasi ikaw din naman yung mahihirapan. Oh, si Nicole po sumusuko na minsan.
Actually, ang sabi ko talaga sa pangalawa kong anak, sakto lang yung English ituturo ko. Hindi masyado ko i-expose sa English. Kasi I think it's all about exposure. Hindi naman ako bakit tayo, sabi mo nga, mami, di ba, ikaw yung tipong hindi ka lumaki na nag-English. Kami din naman eh. Kasi, talagang mother tongue natin is Tagalog. Tagalog. Kasi yung mga pinapanood natin dati, puro Tagalog. Mm-hmm. Di ba, yun yung mga panoorin ng mga bata. Wala pang YouTube, wala pang videos, wala pang Google. Di ba? Oh. So, ang exposure natin, puro talaga Tagalog. Yung mga bata ngayon, kahit hindi mo sila turuan, i-expose mo lang sila sa mga videos na English. Tama. Ang bilis-bilis nilang ma-absorb. In fact, una pa nga ituturo ng YouTube ang ABC kesa sa school eh. Tama. Sa totoo lang, yun talagang katotohanan dyan. Napakalaki po exposure. Ng bagay ng exposure. Totoo yun. Diba ng mga bata tayo, kahit English naman talaga yung pelikula, tinatagalize eh. Diba? So, ngayon na, talaga English lahat. Iisipin mo nga, anak ni Nicole, anak ng dayuhan eh. Hindi naman. Totoo. Kulay na kuya, kulay pala, kayumanggi. Tapos ang downfall lang, pag kinausap mo ng Tagalog, hindi makikipag-usap sa'yo. Magpaprocess ngayon. Tatanggalin niya yung sarili niya sa sitwasyon. Kasi hindi niya naiintindihan. So, yun yung mga warning ko sa'yo, te. I mean, I get it. Ang sarap pakinggan ng isang bata na Inglesero. Mm. Lalo-lalo na kapag kinakausap mo sila, nakakatuwa silang pakinggan eh. Sabi ko nga sa'yo. Kasi bago sa pandinig natin. Hindi, tsaka partner, ang arte-arte nila magsalita. Oo, feeling natin social sila. Oo, ganun yun eh. Ganun yung feeling natin. Yung Samantha nga, partner. Samantha. Hindi, ano Samantha? Hindi ah. Sabi ng anak ko, Samantha. Diba? Ulitin ko ba yung grocery gang? Grocery gang. Samantha. Samantha. Yung King. Yung robot natin tsaka na robot. Ah, robot. Saka, kinurit niya na ako sa button, ha? Yung botones. Mom, it's button. 5 years old lang yun, te. Don't say alam I did yun, not warn minsan you. Minsan nakakainis din. So, mapapahiya ka. Mapapahiya ka eh. What did you say? Ganyan. Sabi ko, button. Sabi niya, button. Mom, button. Samantha. 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 Buhangin. Oh. At graba. Graba. Samantha. Ganon. Sabi ko, I have a classmate that's named Samantha also. Sabi niya, no mom, it's Samantha. Puro E! So yun lang yung gusto ko sabihin. Mommy, the way to do it, kung hindi ikaw mismo nag-i-English, is to expose your kid to videos na nag-i-English. Madali nila ma-absorb yan, promise. Kasi napatunayan, kaya hindi kailangan mayaman eh. Kasi meron akong kakilala na talagang nasa D&E. Oh. Pero dahil... alam mo naman tayong mga Pilipino, 'di ba? Malakas tayong mag-internet dahil nag-YouTube. Nakikipagtalastasan sa mga iba. Talagang simenta na rin. Sa grocery gang. Totoo 'yan kasi ganoon tayo. Meron tayong impression na kapag ang isang tao ay Inglesero, iba yung dating. Social, parang mayaman, matalino. Dating. Actually matalino. Yun agad yung ano natin sa yung conclusion natin na kapag Inglesero ang isang tao matalino. Siyempre, ano din yun? Dagdag kaalaman kasi yun. So medyo angat ka naman talaga. Tama. Pero marami kasing aspeto na pwede mong ihubog sa isang tao. Mm-hmm. Hindi lamang sa communication. Mm-hmm. Pwedeng motor skills. Pwede rin namang critical analysis. So bakit namin to sinasabi, mami? Kasi hindi po kami magaling doon. Kasi mahihirapan po kami sa mga sarili naming anak. Ayaw po namin mahirapan ka din. Ayun, nananahimik ka. Tapos biglang isang araw, hirap na hirap ka. Ang dami mo nang intindihin, mother. Iintindihin mo pa ba yung English? Okay naman. Pero yeah, balansehin mo din. Okay din talaga. Kasi feeling ko if I had a choice, maganda din talagang na-learn ko siya ng mas maaga. Mm-hmm. Although sabi ng mga teachers, yun yung problema nila ngayon. Kasi mas madaling i-learn yung English. Kasi tayo, di ba, kahit hindi tayo exposed sa English, natutunan naman natin siya. Marunong tayo mag-English. Di ba? Pero mas mahirap i-learn o mas mahirap matutunan yung Tagalog. Kaya yung mga teachers ngayon, hirap ang hirapan sila sa mga estudyante nila pag Pilipino. Oh, Pinoy ka pero bakit hirapan kaming turuan ka? Naikwento ko na ba to sa ere? Examination ng anak ko. Oh. What is the ano ang Filipino sa mga colors? So what is the Filipino for red? Sabi niya pula. What is the Filipino for yellow? Dilaw. What is the Filipino for brown? Sabi ng teacher. Sabi ng anak ko tae. Sorry ah. Sabi sa mga
kumakain. Sa bagay, kakulay naman. Tawang-tawa daw yung teacher. So dahil doon... Yung anak mo lumalabas pagka-jolog sa lagi. Nanay niya talaga jolos eh. Hindi ba ikakailan? Hindi ba itatago eh. Pagkasabi niya daw, talagang with conviction. Malabsak. Kae. Sorry guys, kung kumakain po kayo, di ba? So ibig sabihin, hirapan po sila, di ba? Hindi niya matandaan yung kayumanggi, hindi niya matandaan yung, ano pa, isang Tagalog? Dekape, sa amin. Oo, tsokolate. Oh, yan, tsokolate, kulay tsokolate, ganyan. Hindi niya matandaan. Mas madali niyang natandaan. Na-associate niya sa kulay ng, sa kulay ng nerves niya kanina. Di ba? So, yun din yung mga downside doon kapag English, yun din yung una mong lingwaheng in-expose sa kanya. Madaling i-learn yung English. Lahat po kami na hindi po na-expose sa English nung bata eh natutunang mag-English. Basta dapat nakikinig sa teacher, ha? Correct. Although, parang yun nga sabi ko, partner, parang maganda din talaga nung kung na-expose din ako ng mas maaga. Para kasi hindi, kabataan natin, ano tayo eh? Kulang tayo sa tayo. Kulang tayo sa resources. Oo, wala eh. TV lang tayo at saka libro. Hello? Eh, libro noon, kailangan mo pang pumunta ng National Library. Tama. O magandang library sa inyong lugar. O, tapos, kung meron mang ibang lingwahe dati na panoorin natin, 'di ba yung Chinese movies pag Sunday? Oo, na mga mas nauna ba tayo exposed doon? 'Di ba? Ano, tanda ko lang tagal lumilipad lagi sila every Sunday. Every Sunday, yun lang exposure, 'di ba? Yun yung sana nas mas na-expose tayo kasi parang iba din kapag ka, it's very easy for you to speak in English eh. Yung hindi ka naman kailangan magproseso. Okay. Kasi pag may nakikipag-usap ka sa mga taong nag-i-English, hindi ka, kasi gets ko si nanay eh, yung nag-PM, parang kapag ka may nag-i-English, yung titiklop ka na, unti-unti ko nang lang. Oo, parang hindi ka, hindi ako kasali dito. Teka, sila, dali-dali lang sinasabi, ako nagpa-process talaga. Yung bigla ka mag-pindot ng text. Bigla kang busy, pag-PM sa phone. Diba? Kasi ganun sila lumaki. Ganun at tayo sa gantong bagay lang tayo na-expose, mm-hmm. 'Di ba? Yung limitado kasi. Correct. Totoo ganun. Yung channel na pinapanood natin, diba? Sa TV. Mas una tayo bihira na, lang. Mas una pa tayo na-expose sa Chinese. 2-7 and 9 lang noon eh, 'di ba? 13. Oo, 'di ba? Kesa sa ano ngayon. So yun yung sinasabi namin, the good side and downside of learning English nang maaga para sa anak mo. Pero sobrang dali talaga, promise. Kasi i-expose mo lang sila, ma-absorb nila 'yan. Ang kids, 'di ba? Parang ang utak ay parang sponge. Yes. Diba? I-absorb nila lahat yun kung ano man yung marinig nila. Kaya ngayon yung lagi din natin sinasabi sa mga bata, sa mga mommies, diba? Lahat po ng naririnig ng mga anak natin, alam nila. Totoo yan. So, akala mo, at ang lalaki ng mga tenga ng mga yan, ha? Ang talas ang pandinig ng mga yan, ha? Akala mo hindi narinig. Akala mo naglalaro lang. Nakikinig pala yan. Multitasking na, hindi nyo alam. Diba, kunento ko last week, nagkaroon tayo ng krisis sa tubig. Tapos yung mami ko may water station. Tapos yung mga kalaban niyang water station doon, nagsitaasan ng presyo. Yung mami ko hindi. Mm-hmm. Diba? Tapos ano, nakikinig pala siya ng ganung usapan. Kasi nung minsan, naipasok niya. Oh. Naipasok niya yun na the water stations of the others are more expensive than Lola's. Diba, mami? Narinig mo yun? So isipin mo na lang kung ang narinig niya mura. Diba? Kung naisipin mo na lang kung ang narinig niya mura, mga bastos na mga salita. Oh. Akala mo hindi nila naririnig, pero naririnig nila. At lahat ng naririnig nila, akalain po nilang tama. Lalong-lalo na if your daughter or your son adores you or idolizes you, ikaw yung bida niya sa buhay, di ba? Talagang pakikinggan ganyan lahat ng sinasabi. Alam mo ba yung anak ko gusto niya maging boss? I want to be a boss someday. Sabi ko, why? Because like you. So, ibig sabihin, lagi mo tatandaan, mommy, a child is watching. Mm-hmm. Your daughter very or your son yan. Is watching. So bago ka gumawa ng kahit ano na, 'di ba, na ikagugulo ng pagbuo ng pagkatao ng batang 'yan, pag-isipan mo muna. Tama ba, Tangenyo? What can you say, Tangenyo? Alam mo, siguro sa ngayon baka hindi mo pa makonek na kung ano gusto mo gawin sa anak mo. Ang dapat mong gawin ay
i-expose mo siya. Yung sinasabi niya ang tambalan, expose mo siya doon sa YouTube. Pero wag mong hayaan na yun na talaga yung parang yaya ng anak mo. Tama. Kasi delikado din ang mga YouTube. Correct. Kagaya lang yung sa Momo na yun. Correct. Oo. So kailangan may guidance talaga. Oo, importante kasi yung sa bata, yung creativity niya, yung motor skills niya. Kasi yung English, matutunan niya pag matalino talaga yung anak mo. Actually, pag nakikinig sa teacher, matutunan niya rin talaga yung eventually. Mahilig magbasaya na, but one good thing about it is habang natututo yung anak mo, malamang natututo ka rin. Kasi kayo yung magkasama madalas, kayo yung magkasama sa bahay, at habang kinakausap mo siya, natututo ka sa kanya. So matututo kayo sa isa't isa. Tingnan mo rin yung environment na gagalawan mo, ha? Yung like yung circle of friends nyo, circle of mga family. Kung sa tingin mo, mga jologs lang. Dapat na mag-English. Pero nagkong kilala niyan eh. Nung bata, talaga? Yung baby pa lang yung anak niya, in-expose niya sa ano. So, sa, kalagid, sa English. Oo. So nang kalagitnaan, tumigil na siya. Kasi hindi niya rin mapakinabahan. Tsaka hindi niya na rin mapanindigan, di ba? Kasi dadating... Sabi niya, ayoko na magpanggap. Kasi dadating hindi ko kaya to. Eh. Hindi ako to eh. Parang nahirapan din siya. So iaayon mo din. Kung mukhang ang gulo ang mundong gagalawan eh, julugs-julugs din. But of course, if knowledgeable yung anak mo, why not? Diba? Correct. Bakit naman hindi? At huwag ka magalala. Siguro feeling ko gusto niya rin na ano, matutong ano, mag-English. Hindi pa naman na... It's not too late. Gaya yan, habang lumalaki yung anak mo, matututo ka sa kanya. At yun din ang advice namin sa'yo. Diba? Kung i-expose mo yung anak mo sa YouTube videos na mga English, expose mo din yung sarili mo, mami. Kasi paano ka matututo na mag-English kung lahat na pinapanood mo talagang Tagalog. Oh. Diba? Tsaka ngayon, madali na lang ang English kasi yung conversation na ginagamit sa daily conversation natin. May kasama ng English. Hindi kagaya dati. Shapsui na tayo ngayon. Misan nga, half-half eh. Half na Tagalog, half na English. Yung hindi natin namamalayan. So exposure lang talaga. Kung gusto mo matuto, expose mo lang. Tapos gamitin mo araw-araw. Yan. Kailangan i-practice. Diba? Kasi parang katulad lang yan ng tinuruan ka magluto. Kung hindi mo naman papraktisin, tama. Makakalimutan mo din, di ba? Correct. Tingnan mo tayo, di ba? Sana kung araw-araw tayo nag-pure English, di sana. Di sana. Samantha din tayo. Halika! Cemento! Cemento. Ang hirap. Saka kawawa yung mata, expose mo siya sa English. Tapos pagpasok mo sa school, public school, Tagalog din yung kausap. Tagalog din. Hindi na mapapractice. Kaya nga sumuko yung kakilala ko eh. Yung tunuruan sa bahay, pagdating sa kalaro Tagalog, useless lang. Actually, ay, baliktad naman sa amin. Yung sa school namin, English lahat. Okay. Pagdating naman sa pag-uwi ko naman sa bahay, lahat kami nagtatagalog. Kaya hindi rin ako natuto agad. Oo. Oh, di ba? Kasi it's really exposure. Tapos napunta ka pa dito. Napunta pa ako dito. Wala na! Kaya mga tao kasi... dito, may yung bond paper. Tawagin mo nga si Diego. Ganoon tayo, hindi siya Diego. Hindi siya Diego. Diba? Diego! Diego! Ako si Marvin. Oh. Si Marvin, si Samantha, si Pamela, di ba? Pero kapag ka-expose sa English, Samantha, Pamela, button. Kainis. Kainis yung button. Tawagin mo si Noemi. It's not Noemi. Naomi. Naomi na nakakainis talaga. Nakakainis eh, di ba? Naomi, Naomi, let's play. Oh, Naomi naman talaga yun. Naomi talaga yun, hindi yun Noemi. Kaya kung halimbawa Noemi ka tinatawag ng mga, kung pag malalaman mo talaga kapag ka ang isang tao medyo learned eh. Kung ang name mo Naomi, Naomi niya ipopronounce. Pero kapag hindi, ano, balabsak, Noemi, alam na this, Jologs. Tsaka yung Pamela. Pamela yan pag ano, pag Jologs, Pamela kasi Pamela, one Pamela, Mela, what? Pero sa totoo lang, Pamela siya. Pamela. Hindi Pamela. Pamela. Totoo. Saka Samantha yun. Hindi Samantha. Samantha. Nakakatawa pag iyayain ng mga kalaro mo sa bahay. Samantha. Samantha. Pamela. Hindi ka lalabas ng pintuan pag hindi Samantha. Hindi nilingon, no? Kasi tumatawag naman sa isang baba ng bahay yun, daming galis. Pamela ka pa dyan, ha? Lugain. Galis yung bata naman. Ay, mga uhog.
Pero semento. Charot lang po yan. Charot lang. No, I mean. Ay, naku, it's never too late to learn English. Yes, i-practice lamang yan. Ako nga, gusto ko talaga magkaroon ng kaibigan na ano, na Inglesero-Inglesero eh. Na lagi kang kakausapin in English. Oo, kahit alam kung hirapan ako, pipilitin ko. Oo, kasi ma-practice. Totoo. Kasi pag hindi ka talaga napapractice, wala eh. Correct. Diba? Kaya nananawagan ako ngayon kung magaling po kayo sa English, PM niyo po ako. Kakaibiganin ko po kayo. Kakausapin nila po ako na kausapin. Nang ma-expose po ako. Kailangan hindi po yung trying hard. Ayaw namin yung susuko din. Yung hindi na. Yung sa kalagitnaan, nag-give up. Parang yung friend ni Diego. Nagpanggap na magaling mag-English, umuko din pala. So, kailangan yung kayang panindigan. Oh. Mag-English all the way. Ayan, yung effortless. Yun kapag ka nagbibilang 1, 2, 3, ganun din sila magbilang. May, nakakainis. May, parang ganun, 1. Di ba tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Sa atin, 22, 23. 22, 21. Hindi lang 22? Yung 20. Hindi lang yung 20, partner. 21 na. 22 ah. Merong dulor ah. May ganun. May ganun sila eh. Sa amin, nagkakaindi din ng mga 21 ah. Oh. Nagtawang-tawa tayo. Tapos yung mga nag-i-English, di tayo gets. Julog sa julog sila sa atin. Dirin-dirin sila sa atin. Ay, nako. Oh, exposure is key. Ganun. But yes. Again, guidance is also key. Ha? Mamay tayo lang sa web, magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabiso. Eh, Ponday lang. Kung bakit kami nananatiling number one, walang hate, GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang program. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Maganda, 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 ako din, nag-assume din ako eh. Nene, merong 31. Hindi ba pala? Ano ba yan? Hindi ba pala araw ng sweldo na kakalurge? Utang-utang muna totoo ng mail. Yan, oo, totoo eh. Yan. Sana medyo nalito din yung accounting department nyo. Nag-assume din siya na sweldo to ngayong araw na to. Ay, nako, konting tiis na lang po araw na ng sweldo bukas. Yan, ito na naman yung nare-revive na naman po natin ang ating mga wallet. Tama. Tinitingnan yung mga pantalon na luma na hindi pa nilalaban. Baka may nakasingit siya na 20, 50. Ang sarap-sarap sa pakiramdam yung walang-wala ka ng pera. Tapos pagdukot mo, di ba, sa bulsa mo, meron pa palang 50. Oh, ay, yeah, ako, guys, sinasabi ko yun minsan sa mga kasama namin sa bahay. Kalkalin mo nga yung nakababad na pantalon dyan. Nagbabakasakali pa. Oo, totoo yan. Gets na gets natin yung ganyang klaseng mga feeling. O, konting tiis na lang po. Araw na po ng sweldo bukas. And before we know it, naku, February na minis nga, talaga. Naku, usapang Feb-ibig na naman. Naku, kakalurkay talaga ng bonggang-bongga. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Sobrang idol ko po talaga kayong dalawa kasi makapal po yung mukha ninyong dalawa. Ang isyo ko po kasi sa buhay, napakamahiyain ko. Ang problema, okay lang naman din yun kasi tumanda na ako't lahat na mahiyain. Ang problema, feeling ko naman na siya ng anak ko. So, mahiyain ako at yung anak ko, mahiyain din. How to overcome shyness? Kawawa naman yung anak ko kapag nakikita ko sa mga activities, nasa isang gilid lang, hiyang-hiya. Pero kita ko naman yung sarili ko sa kanya, ganun din naman ako dati. Please help me naman po. Pasensya na po kung iniisip kong kayo po makakatulong kasi po talaga, hindi naman po talaga kayo mahiyain. Mga walang hiya sa mga in other words, makapal ang mukha. Parang ang tanong niya, how to be you po? Oh, how to be? Kapal mukha.
Mga walang hiya. Grabe kayo sa amin. Grabe kayo sa hindi amin. Hindi naman kami mga kakapal na mukha. Uy, mahiyain kaya kami sa tunay na buhay. Minsan na-judge yun kasi kung ano yung napapainggan nyo, yun, yun kami sa tunay na buhay. Ay, totoo, hindi kami ganun na. Nakakatawa pag nakita niya off-air na pinapa-adlib ka. Oo. Totoo yan. Uy, bakit seryoso yung mukha mo? Tumawa ka nga. Kaya nga. Bakit ganyan ka lang tumawa, hindi malakas? Hindi ka pala nakakatawa kapag kakausap ka lang? Naalala ko tuloy yung pumasok sa'yo na kasambahay. Oo, yun talaga yung pinaka-klase. Yung pumasok sa akin na kasambahay na nag-last lang po ng ilang araw. Nalungkot siya kasi hindi pala siya tumatawa everyday. Sakala niya na-disappoint siya. Na-disappoint siya. Kala niya patatawanin ko siya everyday. Pambihira. So, hindi naman natin sila masisisi kasi yun yung impression. Yun yung karakter natin sa ere. Yun ang naging impression nila tungkol sa atin. Tsaka, talaga naman minsan may pagkawalang hiya din naman talaga tayo. Tapos makapal din ang mukha natin, ang hihingi tayo. So, naisip-isip niya, sa atin humingin advice, di ba? Kung siya sobrang mahihain, feeling niya tayo extreme. Yan. Una mong gawin na sumama ka madalas kay Nicole Yala yan. Kasi siya po ang nuknukan unang-una. Uy, pero totoo yun ha. Kasi kung sasama ka din dun sa mga tao puro yang hiya, maghihilahan kayo pa babae. Tama, wala mangyayari sa inyo pare-pareho. Sabi nga, birds of the same bird flock the feather, di ba? Yeah. Birds of the same. Basta yun na yun. Oh. Basta diba? May feather. Basta may feather, tsaka may flocking. So, yun. Kapag kasama-sama kayo na pare-parehas ng ugali, ano yan eh, walang magta-try maghila sa inyo pataas or mag-influence sa inyo otherwise kasi pare-parehas nga kayo. Diba? Totoo yan. So, kailangan mong maghanap ng ano ng grupo o mga kaibigan na pwede mong samahan na opposite sa karakter mo. Mm-hmm. Kasi maaari makakuha ka sa kanya ng ano ng tips, strategy, o kaya ma-adapt mo yung ano yung kultura ng taong yun na hindi mo namamalayan. Actually, ako mahihiyain talaga ako nung sumama ako sa partner kong ito. Tingnan mo. Ayan na po siya ngayon. Nuknuka na rin. Nuknuka na rin ng walang hiya. Nuknukan sa gansagaran sa kapal na mukha eh. Na-influensyan kasi ikaw eh. Yun. Diba, alimbawa, ikaw yung tipo ng taong hindi mahilig mag-makeup. Sumama ka sa isang tao na mahilig mag-makeup. Diba, may possibility na maghilahan kayo eh. Pwede i-influence mo yung mahilig mag-makeup na huwag na mag-makeup or pwedeng ikaw ang i-influence na mag-makeup. Totoo diba? Yan. So, ganun yun. Try to make friends with other people na hindi masyadong mahiyain. O yung nang wala sa karakter mo. Oo, kasi kapag hindi masyadong mahiyain yung sinasamahan mo, i-encourage ka niyan eh. O kaya sasabihin niya sa mga kaibigan niya, uy, ito, ano yung pansinin niyo naman? Or yung ganun eh. Totoo yan. Oo, try to socialize kasi yun din yung isa. Paano ma-overcome ang shyness kung lagi ka lang nakatutok sa cellphone mo? Yan lang correct. Yung paraan ng pag-socialize. Oo, social media po ito, di ba? Pero, you are still behind your phone or your gadget. Iba pa rin yung talagang actual na lumabas ka. Tama. Actually, nakipag-usap. Iba nga yung ano, iba yung exposure ng iba yung influence sa atin ng digital. Feeling ko lalong na nababawasan yung skill natin to socialize. Totoo yan. Kasi yun nga, hindi natin nakipag-usap. Pindut-pindut lang tayo. Unlike talagang pag inausap mo ng personal yung tao, iba tama. Yun eh. Totoo. Diba? And ito rin, one particular example na sinasabi natin influensya ng ibang tao sa pagsama mo sa kanya. Halimbawa, si partner. Ayan ka na diba? Naman. Ano ba? Nuknuka mo ka naman ang kaya. Ano bang idadagdag mo? Diba? Kahit ano? Hindi lang ako, maaaring yung asawa mo na impluensyahan mo. Ah, yung Becky terms. Yung gaming ko, pag nagsasalita talaga ako, kunyari, kahit alam kong client na yung kausap ko, sabihin ko, wale. O kaya Kerry. So, na-explain sa amin yung mga bullet points sa mga bago, oo, ng diba? Bago endorsement. These are the bullet points na naka-powerpoint yan, pa. Yan. Naka-flash, tas ang ganda-ganda. Yan, tapos, yan. Do you have any questions? Wale. Wale namin, wale. So do you think you can be able to do this? Blah, blah. Yan, yan, yan. Kerry. Kerry! See the influence kasi maaari hindi mo wala dati sa sistema mo niyan eh kasi nasa ano talaga yan yung kung sino kasama mo. Tama. Example na lang natin, di ba, yung anak niya mahihiyain dahil mahihiyain ka. Correct. Si Nicole walang hiya, sabi ni Chopper. Tingnan mo yung anak mo. Walang hiya din. Alam mo, totoo yan. Mana-mana lang din. Nasa influence talaga. Nung isang araw, yung anak ko, ano, umupo sa makeup chair. Oo. Tapos, meron siyang inutusan na kapwa niya rin bata. Okay. Sabi niya, I'm a celebrity. Manang-mana. Sabi niya sa
kaibigan niya, nag-observe ako eh. Sabi niya, I'm a celebrity. I'm a queen. Gumanin siya. Tapos, nakikinig lang ako. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, I'm a celebrity. I'm a queen. You're my PA, ha? Ka-age na ito, ha? Ka-age na. Ka-age siya ito. You're my PA, ha? Ito namang ano, ito namang bata. Bantayan mo yung asawa mo, baka makakuha ng katapat yan sa pukin niya. Ito namang bata, ano naman, true to her role din naman. Okay, okay. Oo, talagang, ano nakita, na, ano pa, partner, promise. Yung bata, naka-age niya din. Okay, ramdam din yung role niya. Oo, ramdam niya rin as ano, assistant. You're my assistant. Hindi niya pala sinabi PA, hindi niya maalam yung PA. Sabi niya, you're my assistant. Okay. Tapos sabi niya, as my assistant, you will, ano yun, you will polish, put nail polish on my nails. Oo. Kita mo, partner, ano siya? Nag-blush yun sa isang ano kamay, tapos isang kamay nakaganon kasi may nagpapalish na kaibigan. So, ibig sabihin manang-mana. Kasi nakikita niya eh. Yes. Nakikita niya yun eh. Influence, sabi ko nga sa inyo eh. Mas una pang natutunan ni Princess maghawak ng eyebrow pencil kesa sa actual Mongol. Nagka-struggle siya sa pagsulat ng pangalan. Pero yung pagtutok sa kilay, hindi masyadong struggle for her. Kasi nakikita niya. Because nga, tama eh. Influence. Correct. Diba, meron ta isang kaibigan. Nagtataka siya bakit 3 years old na yung anak niya, hindi pa nagsasalita. Eh yung kaibigan natin na yun, napakatahimik. Wala rin kumakausap sa bahay. Oh, see? So, influence. Wala. Yes. Paano matututo magsalita kung wala naman nagdadadaldal sa bahay? Kasi kung explain yan sa psychology, dalawa ang bagay na napagkukunan ng ugali ng isang bata. Una, from parents to offspring. At ang pinakamatinding nakakapag-mold ng kanyang karakter, yung environment. Yes. So, genetics at saka environment. So, kung ikaw, alam mo sa sarili mo, genetically, introvert ka. Correct. So, kailangan mong, para makatulong sa'yo, hindi mo na mababago, genetics yun eh. So, ang gagawin mo ngayon, magbabago ka ng environment. Kasi yun yung factor na pwede makapagpabago kahit papaano sa personality mo. Expose mo siya. Totoo yan. But there's nothing wrong naman din with being shy. Yes. Kasi tingin ko, yung mga taong shy, sila nga yung mga sila nga yung mga mas malalim mag-isip. Totoo yan. Yung hindi masyado madada, pero ang lalim ng kaba ng pag-iisip. Diba? Mind work sila. Lahat naman tayo may kapal na mukha. It's a matter siguro i-activate mo yung on and off button. Pwede. May ganun eh. Natin, ganun din naman, diba, naka-on and off din. Meron all the time, walang hiya tayo eh. Oo, meron din naman tayong ano, off button, diba, pag nang mukha walang hiyaan. May mga kagaya yung nag-anniversary tayo. Oh, anin doon? Yung walang pagkain. Diba? Biglang ano, yun eh. Let's turn on yung kakapalan ng mukha na, diba? At gawa natin ang paraan ito. Diba? Ganon. May mga ganong instances. Kailan na off yung ano, pagiging walang hiya natin? Nag-iisip ako eh. Parang bihira kasi. Kung sinasabi nito ngayon na may on and off button eh. Diba? Hindi, meron. Ako, partner, nahihiya ako kapag pogi yung kausap ko. Hindi ako kung gaano ingay sa radyo, 'di ba? Siyang lubog ng dila kapag nakakita ng gwapo. Okay, oh, diba? May ganun eh. 'Di ba? So gagawin mo talaga ng paraan 'yan. Mm-mm. So allow your kung ikaw, hindi ko alam kung alin yung issue mo, ikaw na mahiyain o yung anak mo na mahiyain. Kasi sabi mo nga, ikaw nag-survive ka naman eh. And actually your kid, kung nakikita mo sa sarili mo na sinurvive mo naman yung pagiging mahiyain mo all your life hanggang nagkaanak ka, magiging okay din naman yun kasi may mga introvert talaga. Totoo yan. Ako, may ganun and merong comfortable sa pagiging introvert nila eh. Correct. As si partner, extrovert yan. Ako, introvert talaga. Ako, mas komportable ako ng ako lang. Tama. Oo, parang masanay ako ng galaw ko ako lang. Ganun ako eh. Kinakusap ko ako lang. Baliw pala. Sasabihin ko sana si partner, kausap niya siya lang. Oo nga. Nung uso nga po yung ano, yung family computer, siya na yung one first player, siya din yung second. Ay, ngayon medyo high-tech na, fini-FaceTime niya sarili. Oo. Tapagaw ko nga sarili ko. Tinitext niya sarili niya. Ganun po siya ka-introvert. Okay naman siya. Diba? I mean, he's successful in his field. Diba? Ayos naman, diba? Oh, di lang halata kasi napapainggan nyo sa radyo, maingay. Pero sa totoong buhay. Silent worker siya eh. Silent. Silent lang. Mm-mm. Kasi mas komportable ako ng ganun. Pero there are times. And bad ba yun? Hindi It's naman. Not, diba? Hindi naman. Correct. Masama yung tahimik, pero kasi lagi may masamang balak. May hawak na palang kutsilyo. Ang sa akin, ang tingin ko, kung sa kapanahonan natin,
natin, okay lang na medyo mahihain ka. Mm-hmm. Pero sa tingin ko sa ngayon, kinakailangan mag-step up kasi sa kondisyon, sa trabaho, sa So the issue now really is your kid. Ikaw okay ka na eh. Panahon natin yan, siguro kabatch natin. Dati walang social media, okay lang. So ngayon, yung kid. So ang gagawin mo, kung ikaw genetically hindi mo mahirap eh. Mahirap naman magbago ka, parang magulat yung anak mo biglang isang araw, sobra ka nagzo-zumba, ang daming genoin ng activity para ipakita lang na extrovert ka. Baka magulan yung bata sa sino to, 'di ba? Saan napunta yung nanay ko? 'Di ba? Pwedeng siya yung siya yung sabi mo tatanghin niyo yung genetics or environment. So environment, i-expose mo siya ngayon. May mga school naman sa mga bata ngayon na enroll mo, 'di ba? Madami pwede. Ipa-socialize mo. Hindi yung kapag ka, correct. Tsaka, yung mga simpleng kapag ka may party yung kaklase, hayaan mo mag-join. Diba? O kaya kung may activity na pwede silang maglaro, hayaan mo. Hindi yung ikaw yung mismong una magsasabi, huwag ka nang sumali. Oh, tama. Ano? Ikaw na yung manguna. Oh, ikaw na yung mag-push sa kanya. Correct. Ako naniniwala, ako na kayang i-develop yan eh. Oo, pwede. Oh, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Ang pagkanta nga eh, diba? Pwede pang i-develop kahit may edad ka na. Lalo pa yan, hindi ko alam kung ilang taon yung anak mo, pero kung bata pa yan, diba? Carry yan. Kasi gawawa talaga yung bata pag mahihain. Lalo sa mga party, yung magbibigay ng giveaways. Oh, di ba? Doon sa dulo pipila. Ay, naku! Hindi makakakuha. Ito ha, ito ang ano ko, ito ang, naku talaga, pag party, naku, lugi ka kapag kamayain ka. Ako ka partner, hindi na ako magtataka, hindi na kami invite next time. Lagi sila po nag-uulit, nakakot na mga prizes. Hakot queen ng kami ng anak ko. Di ba? Kapag ganyan sabi, we need, ano, sasabihin pala ng host na parang, we need, ay, nandun yung anak ko, Sara. Tinutulak niya po yung anak niya, nagkakandara pa pa. Hindi, partner. Yung una, tinutulak ko kasi tinuturuan ko siya. Eventually, nang lumalaki na siya at kaya niya na mag-desisyon, siya na yung una. Sinasabi pa nga lang ng host, we need. Hindi niya pa sinasabi kung anong kid, kung nasa ilan, at ilan, nandun na. Tsaka marunong silang pumweso sa party, ha? Yung malapit lagi sa host. Correct! Alam namin. Hindi, partner, din kami pumweso malapit sa game prizes. Para kapag kalimbawa, merong sinisipat nyo na yung premium. Oo, sinisipat na namin. Sasabihin namin, galing mo, nakbas yun yung kukunin mo. Ayun. Kasi mukhang di fake yun eh. Ganyan. Diba? Nuknukan so, eh, no? Pero tuturuan. Kasi tama si Tanghenyo, ha? Perfect example yun. Sa party. Sinong sa umuwi kang walang dala. Umuwi diba? Walang dala. Masama ang pakiramdam ng bata pag uwi na. Hindi siya nakakuha ng mga giveaways. Kasi makikita niyo yung mga ibang bata na galing sa party, may mga bit-bit, tapos saka, nawala. Ito pang isa pang advice, ha? Hindi sa pag-overcome ng shyness, pero sa mga kiddie party, dapat lagi may dalang echo bag. Maliit lang, ha? Yung napu-fold. Yung napu-fold ng maliit, yung kaso sa purse mo. Kasi nakakaya naman, alatang-lata, may the pure gold, o kaya SNR, di ba? Hindi, nakakaya naman yun. Yung talaga napu-fold. Para pag madami ka ng premyo, di ba kasi experience namin yan, di ba, talamak nga kami mag-uwi na pa premyo. Oo, tas nahihirapan kami lagi, tas halatang-halata nila kasi ang dami namin bit-bit. Pero kung may echo bag ka yan. Yan. Sabihin nila, oh, prepared. Mabuti ng handa, di ba? Girl Scout kaya ito dati. Ganun. So maraming paraan, di ba? Maraming ways. Pero ang first talaga dyan is to allow your kid to socialize. Importante yun. Give her opportunities, give her opportunities para makipag-socialize sa ibang tao. Tama. Tapos, pwede mo siyang, ang dami na eh, tama si Tanghenyo, may mga, pwede kang enrollan eh. Totoo. Diba? Na, kahit na siguro pang mahiyain, limbawa, painting-painting, pang mahiyain siguro yun or ano. Pero at least, hindi, feeling ko pang mahiyain meron silang ano eh, meron silang kasi di ba pag nagpipaint lalim, no? Hindi ka maingay, di ba? Pagkagalita ka ng katabi mo. Kasi di ba nagko-concentrate ka sa pagpipaint mo. Pero wala ako sa concentration. Pero at least, di ba, madami kayo. Kayo nagkakaintindihan din. Pero expose ka pa rin sa ibang tao kaysa yung nagpipaint ka lang sa loob ng bahay mo mag-isa. Mga ganon. So, bigyan mo siya ng expose her or him. Hindi ko alam kung ano yung kid mo. Tutulungan mo siya to unleash her potential. Marami yan. Magulat ka baka mamaya ikaw na yung maumay. Nung ma-discover niya yung pagiging makapal na mukha niya, baka ikaw na yung maumay. Anak, bakit naging ganyan ka na? Diba? Baka sabihin nito, grabe naman pagkabibo nito. Diba? Yun ang po, message mo kami ulit kapag yun ang problema mo. Diba? Baka in some other way, yung anak mo, maka-influensya pa sa'yo. Diba pwede din? Correct.
Correct. O, diba? And it's never too late to be walang hiya, mother, ha? Ma-realize mo na kapag walang hiya ka, mas madaling mangutang. Yeah. Oh, yung sinasabi namin na walang hiya, mommy, ano yun, kailangan good, harmless, ha? In a good way. Oh. In a good way. Kasi pag nagwalang hiya na yung anak mo, sasali na sa mga contest yan. Oh. E di ikaw mag-stage mother ka. Tama. Mawala na rin yun. Tingnan mo, may expose ka na rin sa tao. So it's a good thing. Pero again, it's also not a bad thing at all. Yes. If introvert talaga siya. Kasi may ganun naman talagang tao. May ganun naman talagang tao. Mm. So, ngayon, pwede mo siyang i-try i-influence. Pero kung nakikita mo rin naman in the long run that she's very uncomfortable dun sa pagsosocialize, mas gusto niya din naman talaga yung tahimik. May ganun din naman talaga klaseng tao. Pwede mo rin naman you work on that. Actually, normal naman yan. Normal yun. Wala, nothing to worry about. Ito may sinasabi din yung doktor natin na kaibigan, yung batang-bata, si Ming. Sabi niya, kausapin din daw yung bata kasi baka may medical something yung bata na mahihiyain na kailangan ng medical problem din posible. Pwede. So pupunta ka sa developmental pedia. May mga ganun din. Hindi ko sure kung yun yung tawag. Sabi ko saan, lakas baka talino nun ah. Sabi ko, yung pagkatapos. Sabi ko, wow, ang daming alam talaga ni partner. Hindi ko naman sure kung yun yung tawag. Dapat hindi ko na binawi. Alam, binawi ko. Lakas baka talino eh, di ba? Maniwala na sana. Binawi ko ba? Hindi, binawi ko kasi baka mamaya ang dami na kinig na doktor. Sabi, saan ang galing yun? Sino sila? Itagal ko nag-aaral ng pagdodoktor, nila ko nakarinig ng ganong klaseng pedia. Bago po yun, bago. O hindi, pero pwede din. Pwede din namang may ganon. Mm-hmm. Na kaya hindi nahihiya kasi mabagal yung, may connection din sa, yes, sa growth niya. So, if you're worried, mommy, it's just a sign that there is something wrong or that you need to do something about it. Ang maganda dito is na-notice mo na kagad yung signs. Yes, aware ka. At kapag aware ka, pwede mo siyang gawan ng paraan. Correct. Ang lagi sinasabi sa akin na nanay ko is basta may gamot, huwag ka mag-alala. Parang ganun. Or basta may ano, may solusyon. May solusyon yan. Correct. Go, nanay. Diba? Mali mo, isang araw DJ na rin yung anak mo. Celebrity. Magulat ka, araw-araw nang ngapit bahay yan. Sakit na sa ulo mo, sobra na mga ano, natanggal yung pagiging mahiyain. O siya mga kabisya, mamaya tayo na alas 9 magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Step on Daylan, kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GBGB lang, love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon!